Kung sakaling tatakbuho ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, lait-laitin lang ako doon ng ating mga mahal na senador na mga ganyan. Hindi man lait-laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na sayang din ang iboto nyo sa akin. Na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law dahil hindi ho ako abogado. Sa napapanood ko ho ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ang awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yan ang napapanood. Yan ang napapanood ang lahat ng Pilipino. Hindi mo ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Kung malalaman niyo lang, nasasaktan ako eh. Dahil bumoto ako sa mga taong ito, tapos siya na nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas, bakit? Dahil ayaw niyo magkasakit. Samantalang yung mga tao nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa television, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga daylan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institution? Sa estudyong ito, wala akong inaapi. Walang hinahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ang politika. Nung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban dahil sa posisyon. Sayang mo ang buhay.